parang mali yata na daanan ko downtown pakasikip. So narito ako sa County Road ng US kasi yung didiliberan ko is parang nasa looban ng probinsya ng Wisconsin dito sa Randolph. So yan, puro farming. Ang mga bahay layo-layo. Yung pagitan. Dami windmill, oh. So, ang ginagawa ko pagka malapit na ako sa aking destination, so although may GPS naman ako ng pang-track, sinasabayan ko kasi siya dito sa phone. Kasi yung ginagawa ko diyan, ini street view ko para kitang-kita ko ano yung exact location. So yan yung exact location niya, kung nakikita nyo. So para at least eksaktong eksakto. So sinasabayan ko siya sa Google Map. Pero ang sinusod ko pa rin na ano, yung track route ng GPS. Kasi itong GPS ko na to is track route. Ito naman kasi sa Google Map, pang lahatan yan eh. Hindi naman lang pang track route. So dito pa rin ako nakabase sa aking truck GPS. Guide ko lang tong sa phone, sa Google Map, para makita mo yung itsura ng building. Para eksaktong eksakto. So maya tingnan ko kung makakapagpalipad tayo ng drone dito habang nagla-live unload. So yan, puro mga farming. Nagre-ready na sila ng ano, para sa next summer. Inararo, no? Bagong araro. Ano, bagong araro? Para hindi siya mahirap bungkalin siguro sa pag natapos na yung winter. Binubungkal na nila.
you farmers. May lupang ibis si Bin. Paliko-liko. Continue straight onto Hopkins Drive. So, diretso lang, diretso lang. Stop. Haku. Yan ang didelivery ko. Haku.
shipping and receiving. Ay, mag-park. Dead end naman na yan. Pinto ng trailer. Doon ako atras sa kabila. Yung pipick up ako sunod ay dito. Kasave na siya. Kilometers from here. Medyo hindi kasi pantay yung truck parada niya. Nakapalay yung tractor dito sa side ko kaya alanganin. Ah, sobra, sobra.
Kulang pa. Kulang pa sa kabila. Yun. Nadali. Matabo na kasi yung buwit. Wisconsin at diretso na ako ng Winnipeg. So bukas pa ako makakauwi kasi hindi naman makakaabot yung oras ko ng Canada. So kailangan ko pa rin mag-take ng another ng isa pang tulog tonight. Then tomorrow nasa Canada na ako. So dadaan din lang muna siguro ako sa labs para mag-refuel kasi 1/4 na lang aking fuel. No engine brake. So switch trailer lang ako doon sa aking pagpipikapan. So malapit lang naman dito, 2 hours and 45 minutes.
Cage, Wisconsin. Pick up na ako ng aking loaded trailer pabalik ng Winnipeg. So, ito yung sandali. Lib-lib din. Check-in muna ako ng aking empty trailer bago kukunin yung loaded. Check-in, check-in. Dadrop ako ng trailer, dito na ako na dadrop. Isa. Sigip, dito. Para makita doon sa kabila. Maluwag pa. Putol muna ako ng trailer. Ang tigas. Una yung pagbaba ng landing gear bago bunutin yung ano. Bago natin bunutin, wala na ako ang landing gear. Aray. Thank you.
marami pa akong may upload at maging masipag sa pag-upload. At tamad-tamad kasi late na nakakapag-upload. Yun, maraming maraming salamat. Ingat-ingat po lahat sa biyahe. Keep safe and keep on trucking.